maglagay ng sterilized cocopeat sa seedling tray. At pagkatapos nating ilagay ang cocopeat, ay lagyan ng maliliit na butas ang ibabaw nito. At doon sa ibabaw nito, doon sa maliliit na butas, ilalagay lamang natin ang ating mga buto, yung mga buto ng lettuce. Pelleted po ang mga buto na ginamit ko dyan, kaya hindi na po kailangang ibaon. So, kailangan lang siyang ipatong sa ibabaw ng cocopeat. At kapag naipatong na yan, ay i-sprayan lang natin ng water. Sprayan lang ng tubig tuwing umaga at tuwing hapon. Ginagawa ko ang pag-i-spray ng tubig sa loob ng 3 araw. Kapag nag-germinate na after 3 to 5 days ay bottom watering na ang aking ginagawa. Hindi ko na siya ini-sprayan dahil bottom watering na ang aking ginagawa. Lalagyan ko siya ng tubig sa ilalim nito. Pero purong tubig lang din ang ilalagay ko. After 5 to 7 days ay lalagyan ko na ng 50% nutrient solution ang tubig at bottom watering pa din. At sa 10 araw hanggang sa mag-transplant ay nilalagyan ko na ng full strength nutrient solution. Papakita ko po sa inyo kung paano ako nagta-transplant ng mga lettuce. Kailangan ko ay siyempre ang seedlings. Lettuce seedlings. Cocopeat. Ayan. Sterilized cocopeat. Magic wand. No, magic stick. Magic stick. Stick at styro cup. So, ganito lang po yun. Kasi, lalagyan po natin ang cocopeat. Ang ating styro cup. Kalahati lang. Ayan. Kalahati lang. Tapos, puputasin ang gitna. Para sagad hanggang dun sa ilalim. Para papalabasin kasi natin doon ang ugat ng ating lettuce. Simple lang po yan. Hahawakan po natin ang ating seedlings sa kanyang mga sa kanyang dahon. Tapos dahan-dahan lang po natin itong iaangat using stick. Ayan. Tapos hayaan na lang po natin kasama ang cocopeat. Hindi ko na po yan babawasan. Dahan-dahan. So, dahan-dahan lang. Kita nyo po, oh, may root. So, ganun lang naman po kasimple. Maingat na maingat ang pagkuha ng seedling, sa huwag nating hahayaan na maputol ang kanyang mga ugat. Hawakan lang po natin sa mga dahon. Sa dahon na hawakan, okay lang maputol ang dahon kasi yan ay napapalitan. Pero kapag ang naputol ay ugat or stem, wala na. So, yun, tatandaan natin yun. Napakahalaga nun. Yun ang napakahalagang kailangang tandaan kapag nagta-transplant ng lettuce or ng kahit na anong halaman. Ganun lang, simple lang. Yung cocopeat, kailangan medyo basa. Mahalaga na medyo basa. Ang gagamitin natin na cocopeat kapag nagta-transplant. Patagdagan ko lang ito kasi medyo, ano nga, eh, nag-leggy na siya. Ganun po talaga kapag makulimlim ang panahon, nakukulangan ng sunlight, ang lettuce ay nagiging mahaba ang kanyang mga stem. Nahabol niya kasi yung liwanag. Pero dahil ayan naman ay seedlings pa lang, may pag-asa pa yan na mas gumanda. Mahalaga, ilulubog lang yung yung kanyang puno, yung stem na ilubog. Yan. Yan. Okay na yan. Hindi naman kailangan puno. Kailangan mga dito lang, parang lampas kalahati lang yung cocopeat. Hindi natin pwedeng punuin
kasi maaano ang hangin, mawawala na siya ng hangin. Pagkatapos natin itong matransplant, itutubog natin to sa tubig na merong nutrient solution. 100% na yung strength. 100% full strength. So, ganito. Papakita ko sa inyo dito. Ito yung tinimpla ko na full strength na nutrient solution. 100% na yung ano na to, yung timpla. Ipe-place lang natin dito yung ating mga seedlings. Ngayon, lalagyan natin siya ng water sa kanyang lalagyan. Bottom watering lang tayo. Hindi natin siya ididilig. Ang gagawin natin dyan, bottom watering. Ibig sabihin, dito sa ikanyang, dito natin lalagay yung water na merong nutrient solution. Yan. Ng tubig, hindi dapat madami kasi malulunod. Hanggang dito lang. Ayan, may water na siya, di ba? Kaso sinisip-sip pa. Sinisip-sip pa ng coco peat, kaya dagdagan ulit. Yan. Ikot mo dito. Tapos kita dito eh. Ayan, kita nyo. Kita na. May water na. Ayan. Ganun lang. Hindi naman kailangan ng sobrang basang-basa or sobrang madaming water. Mabasa lang ng konti. Okay na yun. At kapag nakikita natin na medyo naiiga-iga na, lalagyan lang ulit natin. Ganun lang kasimple. 2 days siyang ganyan. 2 days. Ang tawag dyan, hardening or resting. Hindi muna natin siya ilalagay sa grow box. Papapagpahingahin muna natin siya dito ng 2 days. After 2 days, pwede na natin siyang ilagay dun sa grow box. Ganun lang kasimple mag-transplant, pero kailangan ay merong pag-iingat. Dahil ito yung step, ito yung stage na maselan. Kapag nagkamali-mali ka sa pagka-transplant, naputol yung ugat, babay na sa lettuce mo. So, kailangan maingat natin silang hahawakan. Laging, ayan, nakalabas yung ugat. Ganda. Ibig sabihin, successful yung ano natin. Maganda, maganda. Tingnan nyo naman, malulusog yung ating mga lettuce. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay mayroon kayong napulot or kahit kaunting natutunan. Abangan nyo po ang aking susunod na video tungkol po sa pag-prepare ng grow box at nutrient solution. Thank you, stay safe, and God bless!